Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katawilian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapat ang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inangyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Jesse, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Jesse, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Ang pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo, iyong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus
ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ang hindi magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pero maganda kung pansinin natin, ano bang ibig sabihin po ni Jesus sa pagpasan ng krus? Ang una ho nating iniisip pag narinig natin ang salitang krus ay yung hirap na kalakip nito. Ang iniisip agad natin pag salitang krus, hirap, pasakit, sakripisyo. Kahit na ano, kung titignan po natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, pasan-pasan po niya ang krus at nahihirapan. Pero sana ho wag lang nating tignan na ang krus ay paghihirap. Kung hindi, maganda rin pong tignan natin na ang pagpasan ng krus ay ang paraan ng pag-aalay ng sarili. Si Jesus po, sa tindi ng pagmamahal niya sa Diyos, naging masunurin. At sa kanyang pagiging masunurin, naging masunurin siya hanggang kamatayan sa krus. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay. Kusang loob na iniubos ang sarili para sa kaligtasan natin. Kaya ho, magandang tingnan natin bilang Kristiyano na ang krus din po ay hindi lamang po mukha ng paghihirap kung hindi mukha ng pag-aalay. Si Jesus, kusang loob na inalay ang buhay kahit krus man ang pamamaraan. Kaya maganda rin pong imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano, saan tayo dinadala ni Jesus na ialay ang sarili natin? Saan tayo dinadala ni Jesus para ibigay ang loob natin? Saan ka tinatawag ni Jesus na ialay at maglingkod? At hindi ba ang taong nag-aalay at naglilingkod yumayakap ng sakripisyo? Minsan kailangan talikuran ng sarili dahil sa kanyang pagbibigay ng sarili. Kaya nga sabi ni Jesus ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dahil kung kusang loob at buo sa atin sarili ang pagpili natin sa Diyos, handa tayo nating talikuran ng lahat. Minsan po may mga pamilya din po na hindi nagkakaunawaan. Minsan sasabihin, o sisimba ka na naman. Pag hindi ka na lang dito sumama sa amin. Magmumul kami. Kahit minsan we are also faced sa mga ganitong pagpili. May kaibigan ka, ayain ka, tara na. Labas tayo. Kasi ikaw pinili mo, magsisimba ako. Kahit yung simpleng pagtalikod sa imbitasyon para sa pagpili sa Diyos, niyayakap na natin ang pag-aalay ng sarili natin dahil pinipili natin ang Diyos. Kaya magandang imbitasyon sa ating lahat bilang mga Kristiyano na lagi nating piliin ang Diyos araw-araw. Lagi nating piliin ang pag-aalay ng sarili, paglilingkod para sa iba. Dahil ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay ang ating pagmamahal sa Diyos.
Mangalawa ho sa Ebanghelyo, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad na mga maliliit. Sabi ho ni Jesus, sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig sa na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko. Tinatawag niya ang kanyang mga alagad na maliliit. At nais din paalalahanan ni Jesus ang taong naglilingkod sa kanya, sana huwag makalimutan na siya ay maliit, mahina, kaya kailangan ng tulong ng Diyos. Kailangan mahina at maliit, kaya nakadepende sa Diyos. Hindi dependent sa sarili. Kasi ang taong dependent sa sarili, ang iniisip niya ay, magaling naman ako eh. Kayang-kaya ko naman yan eh. Lumalaki ang ulo ng tao na masyadong believe sa sarili. Kaya ang imbitasyon din sa atin, bilang mga tagasunod ni Kristo na naghahanda, no, ialay ang sarili, na laging kumapit sa Kanya. Hindi maging dependent sa sarili. Hindi maging mayabang kung hindi handang magpakumbaba at makinig sa paggabay ng Diyos sa kanyang buhay. Handa na kumapit sa Diyos, hindi kumapit sa sariling kagalingan, kung hindi may pagtitiwala at may pagsuko sa Diyos. Ang taong maliit, dependent sa Diyos. At dun siya lumalago sa kababaang loob. Bakit? Kasi alam niya na kung wala ang Diyos, siya'y wala rin. Walang kabuluhan ng buhay kung wala ang Diyos. Dependent on God, holding on to God. Kaya ho, yun po ang paalala sa isang taong maliit. Maliit man, pero nagiging dakila at malakas dahil nakakapit sa Diyos. Dalawang bagay po, no, ang nais tayong dalhin ng Ebanghelyo ngayon. Ang ating kusang loob na pag-aalay at pagpili sa Diyos at ang ating pagkapit sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Maliit, mahina, kaya kailangan natin ng Diyos. Maliit at nakakapit lagi sa Diyos na siyang gumagabay sa buhay natin. Amen. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama nating nasa langit
upang pagkalooban niya tayo ng grasya ang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Ang ating itugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga lider ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Hesukristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, tunghayan mo kaming mga nagsusumamo sa iyo. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya na siyang aming lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagintapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin gabiadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
po ay St. Peter's Fence, Obolum Sancti Petri. Tugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagamitin sa apostoliko at gawain pagkakawang gawa ng Santo Papa sa Roma. Tumulong po tayo. Pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayinawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan. Upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang Panginoon, ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.